Papa mo, nakasama mo ako. Wala kang sasabihin sa kanya, pakiusap. Ang abogado ko na si Attorney Armenteros, ayaw na may karelasyon ng anak niyang kasing edad ko. Bata ka pa. Hindi na, Aldo. Hindi lang halata sa itsura ko. Matanda na ako para sa'yo. Pero higit na matanda ako sa isang binatilyo. May iba ka ba? Ano ka ba, Aldo? Huwag mong sabihin sa akin na nagseselos ka. Walang seryoso sa pagitan nating dalawa. Mag-enjoy ka lang sa babaeng kaedad mo. Hindi kita binabawalan. At gagawin ko kung anong gusto ko. Kilala ko ba kung sino siya? Hindi siguro. Ang totoo, ang gusto ko sana ay ang papa niya. Kung hindi ko makukuha ang papa niya, gagawin ko ang lahat para makuha ang kanyang uniko iho. Sa palagay ko, tama lang ang pasya mong ito, kumare. Siyempre naman, Tonya. Ay, nababagot na ako rito, kaya mas gusto ko nang bumalik sa tenement. Ang inaalala ko lang pag ginawa mo yun. Mawawala sa iyo ang ginawa mo rito, Agripina. Ay. Alam kong mahal mo ang mga tao doon sa tenement. Ganoon din naman ako. Pero sayang din ito, kumadre. Tapos ngayon, aalis ka na rito. Ay, ikaw naman, Vera Cruz. Eh, ikaw nga. Ayaw mong sumama sa amin na tumira rito. At ano ang dahilan mo? Dahil hindi mo rin matiis na wala ka roon sa tenement, hindi ba? Kung saan na tayo tumanda. Sa bagay, bakit ko naman itatanggi? Totoo naman. Tingin mo, kumare, sa palagay mo ba hindi nagugustuhin ni nandito na bumalik pa sa tenement? Ay, bakit mo naman naisip yun, Tonya? Dahil malaki na ang pinagbago ng paraan ng pamumuhay ni nandito. Isipin mo na lang, ha, mula sa pagiging mahirap na galing sa tenement, nakatira na siya ngayon sa malaking bahay. May mga katulong at lahat ng kailangan niya. Yun naman ang sinabi niyo sa akin, di ba? Hindi, Tonya. Huwag mo naman akong pag-isipin. Kung sasabihin ni nandito na hindi na siya babalik sa tenement, mananatili na lang ako rito. Ano ka ba, kumadre? Iniisip lang ni Tonya yun. Mabuting tao ang inaanak ko. At hindi dahil nagbago na ang buhay niya, kalilimutan na lang niya ang tenement at hindi na siya dadalaw doon. Hindi, nasabi ko lang naman yun. Kung gano'n, huwag ka na lang magsalita. Baka maniwala ang kaibigan natin at hindi siya makatulog. Ayan, tama yan. At kumilos na tayo dahil kung hindi tayo matatapos sa pag-iimpake. Sige na! Kumusta? Senyora, kumusta kayo? Mabuti naman. Ikaw ang anak ni Luis Fernando de la Vega. Oo, natatandaan kita. Opo, senyora. Hindi raw kayo nagkasundo nung araw na yon. Tama po ba, senyora? Hindi, imposible yun. Sayang naman, ano po? Oo, sayang naman talaga. Kung nagkasundo lang sana kami, madalas pa sana kitang makikita. Bakit? Gusto niyo po ba ako makita? Siyempre naman. Gustong gusto kita. Gusto ko sana mas makilala kita ng husto. Gusto ko rin po sana kayong makita ulit sa mga susunod na araw. Hindi. Siguro hindi makabubuti kung ganoon. Bakit naman? Baka lalo lang akong umasa kahit hindi dapat. Naaalala ko lang sa'yo ang taong minsan kong minahal. Ang tawag nila sa'yo? Nandito, tama ba? Napaka gwapo mo talagang bata nandito. Magkita na lang tayo, mahal ko. Kumusta, Roberta? Mabuti naman nandito. Si Papa, nasa opisina ba? Mag-isa lang siya doon. Salamat. Gusto ko po sana kayong makausap ng usapang lalaki, Papa. Sige lang, anak. Naalala niyo po ba nung isang araw na may isang babae na gusto makipagnegosyo sa inyo? Oo, nandito. Natatandaan ko. Kung ganun, kilala niyo kung sinong babaeng yon? Oo. Bakit mo naman naitanong? Nagkita po kami sa labas kanina. Ano pong pangalan niya? Soraya Montenegro. Soraya? Napakaganda ng pangalan niya. San po siya nakatira? Bakit interesado ka na malaman niyo nandito? Gustong-gusto ko po siya, Papa, at gusto niya rin ako. Gusto ko po sana maging kaibigan si Soraya Montenegro.
Gusto mo makipagkaibigan sa babaeng yun? Ano pong masama doon? Mabait po siya sa akin. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. At kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa'yo. Bakit naman po, Papa? Wala kang kailangan na kahit ano sa pamamahay ng babaeng yun. Papa, isa po siyang binibini. Ayokong maging kaibigan siya na kahit na sino sa mga anak ko. Hindi siya makabubuti sa'yo. Ganun niyo ba siya kakilala, Papa? Oh, matagal na panahon ko na siyang kilala. Anong problema sa kanya? Ano po bang ginawa niya? Tama na nandito. Ayoko nang marinig na binabanggit mo ang Soraya Montenegro na yon. Kalimutan mo na siya. Ay, hindi ko alam kung bakit ayaw niyong banggitin ko sa inyo ang tungkol sa kanya. Akala ko po... Sabi ng tama na! Papa, bakit kayo nagkakaganyan? Patawarin mo ako, anak. Unawain mo ako. May mga dahilan ako kung bakit ayoko marinig ang tungkol sa babaeng yon. Sige po, Papa. Hindi ko na siya babanggitin sa inyo. Wala naman yun eh. At ayoko po na magalit kayo. Paano nangyari na buhay ang babaeng yun? Hindi mawala sa akin ang pag-aalala. Paano kung gusto niyang saktan si Maria gaya ng iniisip ng lahat? Ganyan nga ang iniisip ko, Lupe. Ang sabi ni Maria ay handa daw siyang harapin siya kung kinakailangan. Ganon din ako, Lupe. At huwag mong sabihin sa kahit kanino ito. Matmamasid ako sa gusali kung nasa ng opisina ng asawa ko. At kapag nakita ko nagpupunta roon ang walang hiyang babaeng yon, makikita niya kung sino ako. Hihintayin ko na ngayon si Luis Fernando. Maging kaibigan si Soraya. Nagalit ako kay Nando. Sinabi ko sa kanya na hindi ako makapapayag na makipagkita ulit siya kay Soraya. Sana ay sumunod siya sa utos ko. Hihintayin ko siya anuman ang mangyari. Ay, hindi na siya makakatakas pa sa akin. Nagalit ba sa iyo ang papa mo, iho? Sobra po, Mama Agripina. Alam nyo, sabi ni Papa matagal na raw nilang kilala ang babaeng yun. Kilala siya ng papa at mama mo at ayaw nila sa kanya. Ang ibig sabihin lang nun, hindi siya isang mabuting tao. Kahit paano po, alam ko na ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Soraya. Inaanak, maganda ba siya? Ang totoo po, sobrang ganda niya po talaga, Ninong. Pero ang sabi mo, mas matanda siya sa'yo, tama ba? Siguro, mga 10 taon po. Naku, inaanak, talaga palang nasa alanganin ka. Matanda na siya para sa'yo. Anak, huwag mo nang hanapin ang babaeng yon. Tandaan mo, ayaw ng mga magulang mo. Ay, syempre po, Mama Agripina, hindi. Ayoko po magalit siya. Babalik na po ba kayo sa dating bahay natin? Nakapagpa siya na kami, iho. Sinabi ko na yon kay Senyora. Ngayon na ang huling araw ko rito. Senyora, ano pong ginagawa niyo rito? Nasa labas na po ang kotse niyo. Kukunin mo na ba ang kotseng ito? Opo, Senyora. Kotse ito ng pinsan kong si Luis Fernando. Gusto ko sana siyang gulatin. Magtatago lang ako sa passenger seat at wala kang sasabihin sa kanya, ha? Mukhang hindi naman pumunta si Soraya ngayong araw. Okay na po, sir. Salamat. Sige po. Isang sorpresa. Mucha honra. Mariela del Valle.